Ano nga ba yung negosyo mo lang lugi sa Pilipinas? Panoorin niyo po yung video na to. You know, I never dream of being a business owner. Never din sumagi sa isip ko na magiging negosyante talaga. Para sa lahat nga ba talaga yung pagninegosyo? Ako, I can say na hindi po para sa lahat yung pagninegosyo. Kailangan mo ng tapang, ng pagtsatsaga, ng lakas ng loob para mapunta ka sa pagninegosyo. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today, my topic is about negosyong walang lugi dito sa Pilipinas. Today, I will be sharing with you my experiences. 9 years na po ako sa pagninegosyo, pero kung tatanungin niyo ako kung nung nagsimula ako or nung bata ako, kung may background ba ang pamilya ko sa pagbibusiness or kung gusto ko ba talagang maging negosyante, my answer is no, wala kaming background, wala akong background. Hindi ko pinangarap na maging isang negosyante. Nagkataon lang po na nagkaroon ng opportunity at grinab ko yon at dahil na din sa dedikasyon, sipag, tiyaga, kaya po nandito tayo ngayon. Maybe I would say I am successful, pero doon sa marami akong pera, wala po ako nun. Ito po yung realization ko sa pagbe-business kasi galing ako bilang isang empleyado tapos nagkaroon ng business. Yung mindset ng empleyado at pagiging entrepreneur, sobrang magkaiba. Kasi dati, ang gusto ko lang is mag-ipon ng pera. Tapos dati, nung wala akong negosyo, ang dami kong ang ipon. Marami akong ipon sa bangko. Nung nagkaroon ako ng business, my first venture ng business is laundry shop. Nung nagkaroon ako ng laundry shop, unti-unti, bakit ka kung di na ako nakakaipon? Pero yung pera ko, umiikot lang. Umiikot lang yung pera sa negosyo. Doon ko na-realize na sa pagbe-business, posibleng wala kang hawak na cash. Pag negosyante ka na, puro lang paikot na yung pera mo. Umiikot na lang ng umiikot. Lalo kung bago ka pa lang. Kasi hindi po lahat ng negosyo ay kikita agad ng day 1, day 2, day 3. Minsan it will take months, years, madalas po years bago talaga kumita yung isang negosyo. Marami sa akin nagtanong, ang mga kaibigan ko, bakit daw ang dami-dami kong pinapasok na negosyo? Kasi meron kami laundry shop, may wellness spa, may kay lahat, hindi ako tumitigil. Bakit hindi na lang daw ako mag-focus sa isang negosyo lang? Ang sinabi ko sa kanila is hindi ko pa kasi makuha yung talagang alam mong feeling ko yun na yung gusto kong gawin for the rest of my life, I guess. Or hindi pa, wala pa doon yung puso ko eh. Pero nagninegosyo ako, pero parang may gusto, may hinahanap pa akong iba. Hanggang dumating yung IEN, hanggang na-build namin yung IEN ng 2020. Din dito ko nakita, dito ko naramdaman na ito na yung negosyong para sa akin. Ito na yung negosyong ilalaban ko hanggang dulo. Ito na yung negosyong susugalan ko. And after 3 years, ito na yung negosyong bumubuhay sa pamilya namin, sa pamilya ko, sa pamilya ng mga empleyado namin. Ito na yung negosyong gusto kong gawin kasi yung fulfillment is nandun talaga. Ano ba tong fulfillment na sinasabi ko? Yung every time na may nakakausap ako ng mga gustong mag-business na at nabibigyan ko sila ng advices based on my experiences the past 9 years at nakakapagbigay ako ng information or any tips bago nila pasukin yung mga gusto na nilang gawin. Iba yung pakiramdam at doon ko na realize ito yung negosyong grabe yung balik sa akin. Yung magsabi lang ng salamat sa advice mo, iba yung pakiramdam mo. So, sa pagninegosyo po kasi, ang isa sa mga realization ko ba is, hindi mo masabi na wala siyang lugi. Hindi mo pwedeng sabihin na walang lugi tong negosyo na to kasi walang negosyo hindi ka dadaan sa failure. Walang negosyo hindi ka dadaan sa hirap. At para siyang pag-aasawa, sa una mahirap, habang tumatagal, mas lalong humihirap. Naniniwala ako na hindi lahat ng tao is pang-negosyante. It will take a lot of courage, yung tapang, yung resiliency. Kailangan talaga meron tayo nun eh sa pag-negosyo. Kasi madadapa at madadapa ka. Ang daming failures mong pagdadaanan.
sa pagiging empleyado, alam mo na after 2 weeks may sweldo ka. Yung trabaho mo, minsan kahit hindi ka pang nagtrabaho, nag-petex ka lang, may sweldo ka pagdating ng quincenas katapusan. Pero pag may negosyo ka, kahit trumabaho ka na ng buong magdamag, 24 hours, 7 days a week, or isang buwan na wala kang tulog, hindi mo pa rin alam kung pagdating ng katapusan, isusweldo ka. So kung para sa'yo, hindi mo kaya yung walang kasiguraduhan, huwag mo munang pasukin yung pag-business. Pwede mong gawin, unti-unti magsubok ka ng mga maliliit na business, pero huwag mong invest lahat ng pera mo para kung sakaling hindi siya mag-succeed, hindi ka mauubos. Sa pagiging entrepreneur, ang laki ng kaibahan sa pagiging isang empleyado. Kasi sa pagiging entrepreneur, ito yung magtatrabaho ka pero hindi ka sigurado kung susweldo ka. Pero sa pagiging empleyado, magtatrabaho ka pero sigurado ka na meron kang sweldo. Medyo nakakatawa kasi pag may negosyo ka kasi ang alam ng lahat, madami kang pera, mayaman ka, pero lalo pag nagsisimula ka pa lang, for the next 2 years, halos wala ka naman talagang pera. Kasi umiikot lang yan, paikot lang ng paikot. Minsan mararamdaman mo pagdating ng ika-third year mo, or depende yun sa kung sinuwerte ka ba dun sa negosyo mo, pero hindi ibig sabihin no, na successful ka na ngayon, next, dire-diretso na to. Kasi yung pagbe-business, posibleng sumadsad ka ngayon, babangon ka ulit, tapos nag-succeed ka, sasadsad ka ulit, tuloy lang. Para siyang roller coaster. Guys, this is based on my experience. Hindi siya yung tipong negosyong nandun ka na, tapos hindi ka na bababa. Sa pagdinegosyo, posibleng umangat ka, sumadsad ka, umangat ka, sumadsad ka, umangat ka. Paulit-ulit lang. Pero pag sumasadsad ka o nag-failure ka, huwag mong tignan yun as wala ka ng pag-asa. Bagkos, bumangon ka agad, yung failure na yun, tignan mo siya as opportunity para makatayo ulit. Kasi kung titigan mo siya as wala na tong pag-asa, hindi ka na lang makakabangon. Iisipin mo lang, babalik na lang ako sa pagiging empleyado, hindi na lang ako magdinegosyo. At ang dami ko rin kaibigan na talagang takot silang pasukin yung mundo ng pagdinegosyo. Kasi hindi talaga siya madali. Hindi ko kayo dinidiscourage na huwag kayong magnegosyo. Pero mas ini-encourage ko kayo na tapangan nyo pag pumasok kayo sa mundo ng pagninegosyo. Alamin nyo muna kung talagang yung papasukin nyo na yun is para sa inyo na, or yun na talaga yung ilalaban mo na siya hanggang dulo. Walang formula to succeed, walang formula to handle people, walang formula kung paano mo gagawing maayos yung pagpapatakbo ng kumpanya mo. May kanya-kanya tayong path. Ako, sa sarili ko, wala akong sinusundang formula or wala akong sinusundan na direction na ginagaya ko. May sarili akong pamamaraan kung paano ko to gagawin. But of course, I have mentors, I have consultants. Pero kung paano ko siya i-execute, this is my own experience na. This is my own path na. Ito yung direction na gusto kong gawin. Pero pag kwento ko to sa ibang negosyante, posibleng hindi sila mag-a-agree. Kasi nga, magkakaiba-iba kami. Magkakaiba-iba tayo ng direksyon ng gustong puntahan. So, hindi ibig sabihin na yung direksyon ng gusto ko, mali na to. Or yung direksyon ng gusto niya, yun yung tama. Or yung direksyon ng gusto mo, yun yung tama. Kasi magkakaiba po. Isa pa sa pinaka-challenging sa pag-business is yung pag-handle ng tao. Going back doon sa kung may negosyong walang lugi, masasabi ko na hindi siya malulugi kung hindi mo susukuan. Walang lugi kung pag sa failure mo na yun, pag nag-fail ka, bumangon ka, tingnan mo siya as opportunity para makatayo ulit. Pero kahit anong negosyo na pasukin mo, sigurado ako na merong kang pagdadaanan dyan na pakiramdam mo failure ka. Napakaramdam mo, wala ka ng pag-asa. Pero yung pakaramdam na yon, iikot mo siya, tignan mo siya as opportunity in a positive way na kaya mo ulit bumangon.
lagi. Huwag kayong matakot mag-fail kasi doon kayo matututo eh. Yung failure na yun, yun yung magdadala sa inyo sa mas magandang buhay. Gamitin nyo yun para mas mag-succeed. Mas may matututunan ka pag meron kang pagkakamali or pag nag-fail ka. Huwag nyo siyang masyadong tambayan na wala ng pag-asa kasi laging meron pag-asa. During pandemic, ito yung talagang sinabi ko sa sarili ko, makakabangon ka ako, makakabangon kami kasi magtatrabaho at magtatrabaho ako. We can never go wrong by doing right. Kung alam mo na tama yung ginagawa mo, sigurado ako magsasucceed. Kung meron kang with the right mindset, with the right people, sigurado ako na magsasucceed. Para sa akin, masasabi kong successful kami, successful ako sa dami ng mga nasa-serve namin na clients. Pag nakikita ko yung mga empleyado namin, dumadami na sila at nabibili nila yung mga gusto nila, yun yung pakaramdam ko na naging successful ako. Yun yung mas fulfillment na nararamdaman ko. Yung nakikita ko, yung mga tao sa paligid ko, mga kliyente namin, pamilya, mga empleyado na unti-unti inilang naaabot yung mga gusto rin nila. That's something na alam kong dadalhin ko hanggang pagtanda, hanggang kahit na wala na sila sa kumpanya. Dun yung mga pinanghawakan ko na kung bakit ako mas nagpapatuloy. Kasi parang leadership for me, it's not about you. It's really about your people. So, nagiging emotional ako pagka naiisip ko yung mga tao namin kasi alam ko sila yung dahilan. Isa sa malaking dahilan kung bakit nagiging successful yung mga businesses namin. Yung mga businesses na sinimulan ko 2014. And I am so grateful na tuloy-tuloy yung dagok ng buhay and tuloy-tuloy din yung bango, tuloy-tuloy yung laban. Para sa mga gustong magnegosyo, gusto nyo hindi kayo malulugi. Hindi kayo malulugi kung hindi kayo susukong. Laban lang. Bawat pagkadapa, tumayo lang po tayo. Yun yung pinakasikreto para hindi ka malugi. Thank you so much for watching.